Police at Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Meron po tayo ngayon bigyan ng isang reaction video. Pero bago pong lahat, hayaan niyo po kung bubati po sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kandako ng mundo, mapapilipinas man po or mapaibang bansa, sana po ay nasa mabuting buhay at kalagayan lamang po tayo. At yun nga guys, sa bawat araw, anuman ang mga problema na dumarating sa atin, anuman problema ang sumasalubong sa atin ay ngiti lang po lamang tayo, ngitian at sabihin, ma-overcome kita, di po ba? Kaya ganun lang po guys ang life, huwag po tayo masyadong magpadala sa mga problema. So dito ngayon, meron po tayong isang reaction video. Ito ay isang reaction natin ay galing kay Kalinga Prab, no? At Si Demi po guys ang ating bigyan ng reaction. Dito po guys ay ang laki po ng pagbabago ni Demi na ikumpara po natin sa mga nakaraan na araw. Sa unang tagpo ni Kalinga Prab sa kanya, ito po guys ay unang turok pa lamang ni Demi. Ito ang kanyang pinakita na improvement. So let's go, tingnan po muna natin bago tayo magbigay ng reaction video guys. Oh, hello daw. Buka muna. Dito na eh. Ano mo, naliligo ng umaga, tapos pagkatapos maligo ng umaga, nainom siya ng gamot. Buti hindi po siya tulog ngayon? Hindi po. Nagising po siya, tapos nagmerienda pa lang. Hindi naman na po kayong takot na nilalabas siya kaminsan-minsan? Ay, hindi po. Marunong na. Pero dyan pa rin po siya natutulog? Opo, dyan pa siya natutulog. Nabalik siya dyan ay. Parang masalay siya dyan. Opo. Okay. Pero hindi na namin nilalagyan ng kandado at ano na siya. Parang okay na siya. Hindi na siya yung gaya nung nagwawala pa naglabas. Nagwawala. Pero na hindi na. Tahimik na siya ngayon. Saka ano siya, naglalaban ng damit niya. Naliligo araw-araw. Natutbrush. Tapos pag meron ka nilulutuin, sabi niya siya na rin magluluto. Marunong siya magluto ng adobo. Uupuan na ko doon. Nahihiyak ka sa amin, mga pugi, ano? Grabe. Sino ang crush mo dito? Ha? Sino ang crush mo? Pareho, masama siya pag patulog ulit. Gusto mo magsama ulit sa amin pag nagpatulog? Dae! Pareho, puntatan niya si Rina. Tatanda mo si Rina. Ay, kita ka si Rina. Puna ka dito, puka na dito. Nasi-cellphone siya? Opo, nasi-cellphone siya. Dito na ipaala po ano nga ni Rena eh. Ano ni si Rinsen? Ito. Yan na, open mo na. Pinapanood mo. Papanoodin mo ang game kalinga. Siya. Nag-game siya. Papanood mo yung sarili mo dyan? Oo. Tuwan-tuwa siya. Pag pinapanood. Yung pagkain. Pagkain. Oo. Ano yan? Ewan! Dalawa na rin. Ano yan? Magkano yan? Bigyan mo! Dalawang 2,000! Yan! Naliligo ka araw-araw? Ha? Oo na. Ay, kung paano sa babi naliligo, siguro sabi niya, ang init mama. Sabi niya, ang init. Pero nalagyan po namin sa ganyan. Sabi niya, ang init na mama. Naliligo na ako. Pinabayaan po namin siya. Naliligo. Dati po, hindi po yan naliligo talaga niya sa isang linggo. Ituloy ka lang, Demi, sa pagpapagaling mo, ha? Inom ka ng gamot. Kasi bata ka pa, pwede ka pang mag-aral. Gusto mo ba ka mag-aral, Demi? Aral ka? Naka-uniform pa mo. Oo. Matrabaho ka. O, siyempre, pag may trabaho ka na, mag-aasawa ka na. Oo. Gusto mong magka-pamilya, Demi? Pamilya? Uy. Pamilya! Ayaw yung pamilya.
Dati, anong ugali po ni Demi dati, nung hindi pa siya nag-ala sa akin? Kahit po, pag-aibang siya ng kapatid niya, namin, hindi siya nainis. Ano po ba yung kalasyan sabi sa akin? Napakabait sa mga kapatid. Bigyan mo na kay mama mo yan. Bigyan mo na kay mama mo. Bila ako mag-gain sa mod. Galing yun. Ano, sa pag-gain sa... Ano yan? Kinakain ba yan? Okay. Ayan, lagi sa pepe. Magaling na nga. Pepe pa lagi. Kapag? Di ba nagkakaroon siya? Ah, di ba daw siya nagkakaroon? Marunong? Magaling na talaga sa... Bibigyan na sa'yo. Oh, yan. Very good. Ay, ipalay mo na. So yan guys, nakita niyo di po ba? Ang laki ng pagbabago ni Demi. Unlike po sa mga nakaraang mga videos ni Kalinga Prab, nakita natin nakakulong siya no sa isang kwarto na may padlock talaga dahil ang reason po doon ay natatakot pong kanyang magulang na makalabas siya dahil yun nga basta siya tumatakbo sa labas at nananakit ng mga kabataan, nananakit ng mga tao at sa mga nakakita po, di po ba doon nakita po natin ng unang turok niya na sinundo po siya dyan, no? Sinundo siya ni Kalinga Prab. Nung unang turok, nakita naman natin po guys kung paano siya tumakbo-takbo, di ba? Ang bilis at ang lakas niya. Pero dito ngayon, ang laki ng kanyang pinagbago. Ayan, wala na siya sa kanyang kwarto. Although sabi ng nanay niya, dito nga sabi ng nanay niya, dyan pa rin siya natutulog guys sa kanyang kwarto. Pero, hindi na po nakapadlock. Ang laki na pinagbago, talagang turok lang talaga at sa tamang medisina, tamang gamot lamang ibibigay ay talaga parang gagaling. Gagaling siya, no? Nakita po natin guys, sobrang parang ambangis na nito noong una. Ito po siya sa mga bago ko dito sa aking channel. Ito po si Demi, ito po siya yung bata na galing sa school na nabully at yun nga ay nagkaroon siya ng depression. Hanggang sa matagal na hindi po siya napagamot ng stone ng kanyang ina, ng kanyang magulang, dahil kulang din sila sa financial. Nakita nyo naman guys, nang binagyo pa ito, last pa ng bagyo, no, nasira ang kanilang bubong. Kaya ganyan yung sitwasyon ng kanilang pamamahay. No. Dito, marami din to nag-comment na dito daw sa bahay na ito, bakit hindi daw sila na... May mga nag-comment minsan no, na bakit daw yung bahay, hindi man lang malinis, hindi man lang. Huwag po natin guys tingnan doon. Kasi dito binablog po ni Kalinga Prab ay ang anak na para gumaling. Ang anak po, si Demi po ang para gumaling. At yan po naman guys, siguro naintindihan po natin na ang atensyon ng magulang ay nasa kay Demi at sa kanilang pang-araw-araw ay kulang po to sila sa financial. Pero hindi po natin sila pwedeng bigyan ng maling impression, no? Dahil sa kanila ay sa kanilang pamumuhay, kung ikaw ay may ginagamot na kutung talagang ang mahal pa ng mga gamot, at mag-ano lang po ba ang trabaho ng tatay? Construction worker lang ata itong tatay o tricycle driver. So, magkano po ba yung kikitain niya at ilan silang sa loob ng pamamahay ang kakain? Kaya hindi po natin pwede itong silang ibas. No, nakikita naman natin na hindi ito ang pagbablog ni Nakalingap sa kanila ay patungkol po kay Demi na para gumaling. Kaya, pasalamat po tayo dito na meron isang Kalinga Prab na tumutulong sa mga ganitong kabataan. Ito po guys yung sinasabi ko no na sa bawat panood po natin sa kanilang mga vlog
huwag po tayo mag-skip ng ads. Dahil ito po ay malaking naitutulong po ninyo sa hindi nyo po pag-skip ng ads sa mga vlog, sa mga video ni Kuya, ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal. Malaki po yung naitutulong nyo po sa kanilang paglinyap sa mahihirap. Yun po yun guys, ang mga lagi naming sinasabi na huwag po tayo mag-skip ng ads. Dahil ito po, sa pamamagitan po na hindi natin pag-skip ng ads, ay nakakatulong po tayo. Dito, sobrang laki. Ayan, matino, maano na siya, no? Magaling na siyang sumagot. Although na nandyan pa rin ang pasigaw-sigaw niya, pero hindi na po siya yung mabangis na pagka-demi. Diba? So, thank you so much talaga na ganito. Pero dito guys, ang masabi lang natin, ilan na ba ang gumanito, ang nagkaganito na mga resulta sa mga na tulungan ni Kalinga Prab? Meron si Vina, meron si Rubilin, si Dagay, si Rina, si Nanay Josie, at si Demi. Anim po sila, at si Nanay Luz, si Nanay Luz po. Sa pito po itong natulungan ng ano ng Kalingap, sino po ba ang may pinakamagandang improvement sa unang turo? Guys, dito sa nakita man natin sa kay Rubilin ng unang turo hindi pa masyado. Na kay Rina, nandun pero hindi pa masyado din ang ano. Ito lang po guys, no. Nakikita ko, ito pong kay Demi na parang sa unang turok, dahil dito po natin makompare si Demi, dahil si Demi sa lahat na nakita natin dito guys, kay Kalinga Prab sa kanyang mga upload, parang si Demi ang pinakamabangis sa lahat. Sorry for my terms, pero yun po masabi ko dahil naranasan ko po talaga noon na mahabol po ng mga ganitong klaseng tao. Tsaka lalaki pa yun. Kaya, dito kaya nandun yung takot ko. Kaya sorry po sa mga terms na ginagamit ko na sinabi ko mabangis. Pero di yun po kasi nakikita natin. No? Nakikita natin na dito ay si Demi yung sobrang parang matatakot kang lumapit. Pero siya po pinakamaganda ang resulta sa unang turo. After ng ilang days, ilang weeks, ganito na siya. Napakaganda na ang resulta po sa kanya. So, ibig sabihin po dito, alam niyo po ba ang ibig sabihin dito? Ibig sabihin dito, naalagaan ho ng husto ng kanyang ina, ng kanyang magulang. Naalagaan ko siya ng husto ng ina sa paggamot. No? Na, ito pong pinakamagandang tulungan. Kasi si Kalinga Prab ang nagbayad ng kanilang paggamot. Ito pong pinakamaganda na tinulungan ni Kalinga Prab na may kooperasyon. Nag-cooperate po talaga ang magulang ni Demi para siya ay mabilisang gumaling din, di ba? Dahil yun nga guys dito, no, nakita natin ang pangarap ng nanay niya, magulang nanay, tatay niya ay sana makasama nila nitong Pasko. Kaya good job po talaga dito sa magulang, isang thumbs up po talaga, isang malaking clap talaga dito sa mga magulang ni Demi na andun ang kooperasyon po para gumaling si Demi. Hindi po lamang umasa sa mga pagpagamot ni Kalinga Prab. Kasi may nakikita po tayo, hindi po natin may deny, it's a real talk. Pakikita po natin, meron po dito mga tinutulungan ni Kalinga Prab na parang umasa na lang dun sa gamot. Di po ba? Umasa na lang sila dun sa pagpadala ni Kalinga Prab sa doktor, parang hindi tinutulungan ang kanilang kamag-anak din. Hindi na tayo magbanggit kung sino. Guess nyo na lang po and comment below. And thank you so much for watching on my video. At sa lahat po, hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe Ate Yoli's Vlog. And please do click the notification bell sa mga hindi pa po nakapag-click na notification bell. Sa kay Ate Yoli, please click the notification bell na rin po na sa bawat upload ko ay meron po kayong update. Yan. Thank you so much and God bless everyone. Bye.